Welcome to the Cheena Crab Show! Hello mga friends! Sarap matulog. Napakalamig na yung araw na to. Hindi ko alam, ulan ng ulan na si Jumujulanis Morissette. So, kamusta naman po kayo? Kamusta naman ang inyong weekend? Napanood niyo ba yung last episode ng the Cheena Crab Show? Si Mama Liberty. Isa sa ating mga kapamilya na lumaban sa sakit na cancer at already a cancer survivor, pero syempre, nag-iingat pa rin dahil alam mo naman ang cancer yan ay isang traitor na sakit na ngayon, okay ka na, bukas pabalik na naman siya, diba? So, thank you Liberty again. Maraming salamat sa pag-share ng iyong story sa The Cheena Crab Show. Ayan, sarap-sarap matulog. Parang ayoko nang maligo. Ay, talaga maligo. Hoy, kahit hindi ka maligo, mabango pa rin ako, no? Wow naman. Anyway, I'm so happy. I'm so, guys, happy kasi finally, matapos na ang aking hinabahabang battle sa USCIS, I'm officially bebe! Finally, I'm a United States citizen now. So, ayan, saya-saya. Hindi naman ibig sabihin na citizen na tayo, kakalimutan na natin ang Pilipinas. Although, syempre, dun sa panunumpa nyo, eh, ganun talaga ang eksena na ano ba tawag dito na in terms pag dumating ang gera o whatever, syempre nanumpa ka na ipagtatanggol mo ang bansang Amerika. But of course, still at heart Pilipino pa rin po tayo, Pilipino, kaya nga nakikita niyo si Sean, 'di ba? Nagsasalita siya nang tagal. I just really need this. Huwag niyo ako itakwil, mga kababayan kong Pilipino. I just really need this because I really need to get my mom here. Syempre, hindi ko makukuha si mama kung hindi ako citizenship. So, kaya inasikaso na namin doon ng bonggam-bongga, diba? World pledge! I'm so happy! So, din sa mga friendship ko na nagtatanong kung magkano daw ba yung aking binayaran dyan. Siguro mga almost 700, I think. Pero syempre, yung process from the start until you reach this, ay nako, hindi ko na mabilang kung magkano. Syempre, from green card application, ang daming application, hindi na matapos ang application na yan. So, ayan, meron ako dito. Bing! Congratulations! So, ito yung binigay sa amin doon sa araw ng outtaking. May mga laman dyan, merong mga flyers like, again, a congratulations. Diba ba to? You may now be eligible to vote. Ayan, o. Boto na! Boto na! Dami ko naman din kakilalang citizen, hindi naman bumoboto. So, I think boboto ako. I wanna exercise my right to vote. Wow! Wegarong pa! Palaka! Aming pagkanta ng Star Spangled Banner. Oh, say, can you see? Ayan! Ladies and gentlemen, please rise for the singing of the national anthem. It's always a pleasure to introduce Oakland, California's own Mr. Chris Poston. Good morning, and congratulations on becoming a United States citizen. Please join me in singing the national anthem. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad
Friendship na si Susan Bugawan. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin kasi nga hindi ako magdadrive dyan eh. Open ano siya, nasa balcony. Nakakainis lang kasi yung balcony, pagka laki-laki, yung area kung saan pwede naman sana ako makunan. Wala ako doon, nandito ako sa baba. So, sariling sikap ako sa aking video. Meron akong binibidyong ganyan sa sarili ko para lang makita na andun ako. Pero si Susan, yung ibang mga clip na malinaw, siya yung nakataas. Pasaya siya lang, pasmado ang lola mo. Kaya medyo gumagalaw-galaw yung video na yan. At saka syempre, I just wanna say hi to Ate Grace. I believe Grace ang pangalan niya kung saan hindi ako nagkamali. Meron kasi akong katabi na Filipina dun sa outtaking ko, Filipina si Ate Grace. Pagpasok niya, nakakatuwa siya kasi pag una namin meet, naihihina agad siya, hindi pa nagsisimula. Excited ka, te? Wala nang interview, panunumpa na ito. So, nakakatuwa lang kasi Filipino, at least may katabi kong Filipino. Hindi ko alam kung sino yung katabi ko rito sa right side ko. Pero nagpipicture-picture kaming dalawa, selfie-selfie mode lang. Tapos, I think, I forgot to ask kung taga saan si Ate Grace. Ate Grace, kung nanonood ka, hopefully nanonood ka kasi kinuha niya yung aking, yung website natin para nga syempre makita niya. Si Filipino naman siya. Nakakatawa lang, may nakakatawa kami experience ni Ate Grace kasi yung dalawang nasa harapan namin, ibang lahi, I don't know kung anong lahi yon, yung nasa harapan, syempre nag-uusap kami, lingunan-lingunan ng ganun, iingayan, sabi ko, ay, bawal magsalita, huwag mo walang basagan ng trip, parang babasagan yung trip, eh happy nga kami, di ba? Tapos nung tumatayo na, ito yung nakakatawang part, di ba, tinatawag isa-isa yung country, parang sabi, tumayo, please stand up and remain standing as we call on your country, something like that. So, sige, tatawagin from alphabetically. So, Afghanistan, Chuba Egg, Brazil, Chile, China. So, sunod-sunod yan, ganyan-ganyan, tawag-tawag. So, yung ibang country, parang tinatawag kung sino yung mga taga doon, tas tatayo ka. Di siya mag-go, oh, sisigaw tayo pag Philippines. Kailangan jumigaw tayo ng bonggang-bongga. O sige, so ready na kami. Tayo. That you stand and remain standing until all the countries have been recognized. Afghanistan, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Canada, Chile, China, El Salvador, Eritrea, Ghana, Guatemala, India, Japan, Korea, Kuwait, Laos, Mauritius, Mexico, Moldova, Mongolia, Morocco, Nepal, Pakistan, Palestine, Panama, Peru, and the Philippines. Problema mo niya. Hindi pwedeng sumigaw. United Kingdom, former USSR, and last but not least, Zimbabwe. Please join me in recognizing the great...
tubernicles, Philippines! Woo! Ige, palakpakan, palakpakan! Woo! Dami na alam na, alam na, ang dami imigrante ng Pilipinas. So, tayuan. Eh, nakakaloka yung mama sa harapan. Matanda na kasi pagbigyan na natin. Gumano, naingayan yata ang lolo mo, tapos nagmalditras, parang, hey! Ano ganun, naingay. Sabi ko, kuya, ano ka? Anong problema mo? Bakit walang basagan ng trip? Diba, sabi nga, this is the day na mag-rejoice tayo, na na other than clapping, you're free to shout or whatever, kung ano yung nararamdaman mo, feel free to shout. Siyempre, sinabi Philippines, sisigawan kami, diba? Walang basagan ng trip. Pero inisip ko naman, sige, may edad na, baka talagang ano, nabibingi. At saka baka mamaya sa mga loob niya dahil sa inabot niya sa edad na yan, dun pa lang siya nanunumpa. I don't know. Pero walang makakabasag ng trip namin ni Ate Grace nung araw na yon. Then, mabels ko mag-visit sila sa harap namin dahil sa ingay namin, wala kaming kibet! Ladies and gentlemen, it's now time to take the final oath. It's written on one of the pieces of paper in your packet. I ask that you raise your right hand and repeat the oath of allegiance after me. I hereby declare on oath that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to state or sovereignty of whom are rich. I have heretofore been a subject or citizen. That I will support and defend. The Constitution and the laws. Of the United States of America. Against all enemies. Foreign and domestic. That I will bear true faith. And allegiance to the same. That I will bear arms. On behalf of the United States. When required by the law. That I will perform. Non-combatant service. The armed forces of the United States. When required by the law. That I will perform work. Of national importance. Under civilian direction. When required by the law. That I take this obligation freely. Without any mental reservation. Or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Kalikalig mo yung plug mo, kalikalig mo. Mami, kawai. Ohio doesn't have masks today. She's an American. She's going to lead us all for the Pledge of Allegiance. Thank you, Jared. We will now present a short video featuring some welcome remarks from the President of the United States. I call you a fellow citizen of the United States of America. This is now officially your country, your home to protect, to defend, and to serve through active and engaged citizenship. Together, we are a nation united not by any one culture or ethnicity or ideology, but by the principles of opportunity, equality, and liberty that are enshrined in our founding documents. Today marks a very special day in your life. You've traveled a long path to get here. You've sworn a solemn oath to this country and now have all the rights of citizenship. With the privilege of citizenship, though, come great responsibilities. And so I ask that you use your freedoms and your talents to contribute to the good of our nation and the world. Always remember that in America, no dream is impossible. Like the millions of immigrants who have come before you, you have the opportunity to enrich this country through your contributions to civic society, business, culture, and your community. You can help write the next great chapter in our American story. And together, we can keep the beacon that is America burning bright for all the world to see. I'm proud to welcome you as a new citizen of this country. May God bless you
and may God continue to bless the United States of America. Yung fee ngayon na binayaran ko is 600 something na, close is 700 na. So baka mamaya, by the time na mag-a-apply kayo, 1,000 na. So mabigat na masyado sa bulsa. Kaya gawin nyo na ngayon, mag-apply na kayo ngayon, diba? Kasi ako, nagmamadali ako dahil nga sabi ko nga, kukunin ko nga si Mudra. So wala akong choice kundi i-process lahat. Siyempre, alam nyo naman ako, nag-iisang anak. Di pwedeng tagal-tagal na namin magkahiwalay ni Mama since 2006. Kasi I came here 2006 of December. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 7 years. My God, 7 years. Pero parang ang bilis lang, di ba? So, ayun. Maraming salamat. And then, syempre, ibibigay ko naman sa inyo ang aking makulit na Junakis na ito magtuturo daw sa inyo, lalo na sa mga kids out there, on how to, siya na lang kaya ang tanungin natin kung ano. Okay? So, ayan, panoorin nyo. Hi kids, this is Sean Croft. Time to learn Tagalog word. Do you know how to speak Tagalog? No? That's lame. Okay, then I'll show you how to speak some. Kapag Pilipino ka, dapat marunong ka mag-Tagalog. Kahit dito ka pinaanak, dapat tatagalog ka. Para kung umuwi ka sa Pilipinas, hindi ka mabibenta. Kaya kayong mga bata, turuan kita magsalita ng Tagalog. Feel this? These are my toys. In Tagalog, laruan. 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 English is what? This one is a car. Tagalog, kotse. Ko. Che! Kotse! Ato naman, table ng akin Barbie. In English, table. Tagalog, la mesa. La mesa. La mesa is the same. Ito naman, chair. In Tagalog, upuan. Upuan. Is the same. Sasabihin ko. Te, paupo naman. Ay, nakakasunod pa kayo. In English, this one is a dog. Rap, rap. In Tagalog, aso. Aso. Cute, cute naman yung aso mo. Or kaya, mukha kang aso. This is a ball. In Tagalog, bola. Mababola. This one's my pillow. Super comfy pillow. In Tagalog, unan. Easy to say. Kuha mo. Okay guys, that's it for now. I'll see you again next week. And you're watching the Cheena Crab Show! Saya-saya. Pero meron pa ditong isang... Meron pa ako isang, ano man tawag dito? Letter na talagang itatabi ko. Nakalagay ay a message from the President of the United States. Shali. Si Papa o si Barackers. Oh. Ayan, ang letter ng presidente. Basahin natin ang letter ng presidente. The White House, Washington. Dear fellow American, I am honored to congratulate you on becoming a citizen of the United States of America. You represent the promise of the American dream, and because of your determination, this great nation is now your nation.
You have sworn a solemn oath to this country, and you share in its privileges and responsibilities. Our democratic principles and liberties are yours to uphold through active and engaged participation. I encourage you to involve in our community and to promote the values that guide us as Americans. Hard work and honesty, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism. Since our founding, generations of immigrants have come to this country full of hope, full of brighter future, and they have made sacrifices in order to pass the legacy, that legacy on their children and grandchildren. This is the prize and the promise of citizenship. You are now part of this precious history, and you serve as an inspiration to those who will come after you. We embrace you as a new citizen of our land and welcome you to the American family. Sincerely, Barack Obama. Alright. Aprayin ko kaya to. Lagay ko dyan, oh. Ay, tara. Tara ulo. Diba? Ano ka ba? Libro? Pero pinaka-importante sa lahat at ay itetch. Ayan. Ayan na yun, oh. Ayan yun, oh. Yeah! Parang itsura, parang wanted lang. Most wanted. Charos. Kakainis. Bakit lagi na lang ganyan tayo sa picture, hindi favorable ang itsura? O baka ako lang pala yun. This is it! Diba? Nakakaloka. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Pinaka-importante yung papeles, dokumento na kailangan kong itabi. Diba? Nakakaloka. Sa outtaking namin, isplook ng mama, sabi niya, your naturalization is not a travel document. So, you're not supposed to bring it with you. Sabi ganyan. Kasi nga, sa pangaral sa amin, your social security is very important to you. So, you're not supposed to bring it with you to avoid identity theft. Kasi nga naman, minsan, pag nawala yan, hindi naman talaga kailangan yan. Kailangan lang yan sa mga legal document. When you're applying for a job, yung pag nagbabangko ka, ano pa ba, pag nag-a-apply ka. So, hindi naman talaga laging hinihingi ang social security. So, make sure, mas magandang kabisado mo na lang yan kaysa yung dala-dala mo yan sa wallet mo. So, syempre, pag nawala yung wallet mo o nanakawan ka, na iwan mo kung saan, yung information mo is nandun na. So, it's so, same as a social security card that particular certificate of your naturalization is not a travel document. So, really, you're not supposed to bring it with you. Diba? So, baga, iuwi mo lang sa, itabi mo lang kung saan, sa safe na lugar sa bahay mo. Ang sabi nung speaker na nagsasalita nung araw na yun, anong gagawin natin? You already took our green card. Kasi sinurrender na namin yung green card namin. So, parang, you already took our green card. And then you're telling me that don't bring this with us. So, ano ang proof namin? Ito, wala kaming proof of identity. Ganyan. So, this is the good part of it. Kapag hinuli ka, kapag pinull over ka, and then hinanapan ka ng proper identification, you don't have your ID with you, whatever, you can freely say, excuse me, I am a United States citizen. Ah! Tara! Applauded! Palakpakan ng mga utao. Chika niya gaya, parang, excuse me, I'm a United States citizen. So, ganun ang chika. Pwede ka magmaldite. Kasi, pag sinabi mo yun, yun yung pinaka-powerful word na sasabihin mo. Huwag ka ng kembot. Pero syempre, hindi mo naman pwedeng sabihin niya kung hindi ka naman talaga citizen dahil lagot ka. Kasi naalala ko, meron kang pinipilapan dun sa application mo na parang, have you ever announced or declared that you're a United citizen even if you're not? Parang hindi mo pwedeng i-claim kasi na citizen ka kung hindi naman. Ako, pwede kang makasuhan yan. Something like that. Pero at least now, since wala kang ano, parang wala kang kailangang patunayan, wala kang kailangang i-prove dito sa kung mahuhuli ka man o whatsoever, hinga ka ng identification, sabi mo lang, I'm a citizen. Ganon, malditras, wala nang panginig, factor, di ba? Wala nang panginig, walang ganon. So, ang saya-saya. Malbata. Hirapan ba ikaw uminom ng gamot, kayong lahat? Takot ka ba uminom ng gamot? Takot din ako, ba't si mami ko, nami ako nagpapagalitan kasi ayaw ko uminom. But pero gusto ko na. Pero tatakot ka ako, hindi na. Kasi hindi naman pala scary. Black. So now kids, hindi na kayo matakot. I'll show you how you drink your medicine. You don't need somebody's help now. My gamot has a flavor, which is strawberry swirl. This is how you drink in bottles up. And one tubo. Dapat masanay ka.
galing ko, di ba? Sorry, ikaw din. Ang bottom sap ko na. Told you. Hindi naman mahirap. Kaya kayong mga bata, na kayong matakot, uminom ng gamot. Huwag mo pahirapan ang mami mo. Next time, no more crying. Uminom ng gamot, okay? May sasabihin pa. Sige po. Nang, di ba, na-teach kita ng Tagalog words din? Marunong ka na ba? Abangan ninyo next week. Next week episode natin, abangan ninyo. Mga kalalakihan, meron akong handog sa inyo next week. Diyos ko, abangan nito. Kukulo ang inyong dugo. Kukulo talaga ang inyong dugo. So, abangan ninyo next week. I'm inviting you guys to support Ilona Santiago. Nako, nakakatuwa. Nakapasok si Ilona sa top 8! Top 8 na, di ba? So, yung kanya, syempre, proud ako kasi I share the same stage with her nung nag-opening kami sa Edna's Ichiban. So, nakasama namin si napakabait na batang yan. Napaka down to earth. Sa tama nga yung sinasabi ng mga judges na pag hindi siya kumakanta, parang siyang batang ganyan lang, no? Tahimik lang. Pero pag kumanta, wag! Halimaw! Halimaw talaga akong kumanta. Pero pag hindi nagkakanta, pagkausap mo lang, napaka, ang boses niya talagang, yes, ate, yeah, opo, ganyan-ganyan, ganyan-ganon lang siya. Pag kumanta, oh, di ba? Kaya naloloka yung mga judges sa kanya. So, supportan po natin si Ilona. I-follow niyo yung kanyang, sa mga may Instagram niya, i-follow niyo yung Ilona Santiago, X Factor 2013, and then yung Ilonatics niya yara, yung kanyang Ilonatics. Sa Ilona Santiago, follow kasi nandun lahat ng mga ways how to vote, calling 1-800 or by text, or yung sa Sharam yata. And then, i-download niyo rin ang kanyang mga kanta sa iTunes. Ayan. So, good luck, Ilona! We're proud of you no matter what happened. But of course, we're still hoping na makapasok ka at ikaw mismo yung tanghalin na X Factor, okay? So, we're pray for you and then we keep voting. Promise. Promise yan, Mami V. Mami V, okay? Sige, maraming salamat mga kapamilya, mga kapatid, mga kapuso, mga ka-echos. Hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng The Cheena Crab Show! Bye! Oh, say can you see by the dawn's early light what's so proud